selamat Guimbal. Selamat Iloilo. Sa napakainit at napakagandang sanubong na ibinigay ninyo sa amin, sa Unity at sa Dambalang Marcos at saka Duterte. Ito po. Salamat. Alam ninyo, ang aming mga meeting de Avance ay ginagawa po namin isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa po sa Mindanao. Sa Mindanao po, ang magiging meeting de Avance ng Unity Team ay sa Davao. Ang Luzon naman, ang magiging meeting de Avance ng Unity Team ay magiging sa Maynila naman. Ngunit sa Visayas ay ang meeting de Avance ng Unity Team ay pinilit namin na dito sa Iloilo Province gagawin. Nagkamali sa pagpili ng pagpunta dito sa Guimbal, dito sa Iloilo. At oo, nakikita po natin na napakaganda po ang suporta dito sa amin, sa Unity Team. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nung una akong nagpahayag na ako'y tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, ay aking sinabi na ang dahilan kung bakit ako ay tatakbo ay ninanais ko na maging leader na ipagkakaisa ang Pilipinas. At sa simula ng ating kampanya na 6 na buwan na na tumatakbo, binuo po namin ang Unity Team. Unang-una ay naging partner ko, naging vice president ko. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi niyang siyang hindi siya ang pinakamagaling, na hindi siya ang pinakamatalino. Siya po sa lahat ng vice presidential candidate ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang. At bukod sa lahat, kagaya ng kanyang sinabi, matibay ang loob, matibay ang kanyang napagpagmamahal sa ating minamahal na bansang Pilipinas. At daan-daan po namin, binuo ang aming mga senatorial candidate na nanggaling sa iba't ibang mga partido. Ngunit sila ay naniniwala na ang pagkakaisa ay ang tanging paraan upang tayo'y babalik sa magandang buhay. At sa pagbuo ng Unity Team, kami po'y nagsimula. At umikot na kami sa buong Pilipinas. At kami ay tuloy-tuloy na isinisigaw at dinadala ang mensahe ng pagkakaisa. Habang pong tumagal ang panahon, ay lagi namin po pinapaalala sa ating mga kababayan na dapat palabasin natin sa ating mga buhay, sa lahat ng larangan ng politika, ng ekonomiya, ng lahat po ng ating ginagawa. Pinapaalala po natin sa taong bayan na ang pagkakaisa ay napakahalaga at ito po ang magiging unang hakbang upang tayo ay makabalik. Tuloy-tuloy po namin ipapa at pinapaalala sa ating mga kababayan na ito naman ang tunay na ugali ng Pilipino. Ito naman ang ating hangarin para sa lahat ng Pilipino. Ito ay layunin natin para sa ating minamahal na Pilipinas. At kagaya po ng pag-init ng pagtanggap ninyo dito sa Guimbal,
Ganun din po ang init na pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa. Hindi naman po kami nagtaka dahil alam naman po namin na ang Pilipino ay nasa puso ng Pilipino ay maging mapagmahal. Nasa puso ng Pilipino ang maging matulungin. Nasa puso ng Pilipino ang magmalasakit sa kapwa Pilipino. Pinapaalala po namin lagi na lahat po tayong Pilipino ay kailangan ngayon dito sa mahirap na krisis na panahon na ito. Pinapaalala po namin na ang ating hapo, ang ating nais maabot sa pamamagitan ng pagkakaisa ng sangbayan ng Pilipino, ito po ay aabutin natin ang panahon, ang araw na magkaisa ulit ang sangbayan ng Pilipino. Napakapagsabi po tayo na ang Pilipino ay may trabaho na naman. Na ang Pilipino ay muling may pera sa bulsa, na ipapakain ang kanilang mga pamilya at napapag-aral ang kanilang mga anak. At habang aming sinisigaw itong aming layunin, itong aming pangarap para sa ating Pilipinas, ay nakita po namin habang tumatakbo po ang kampanya ay dumadami at dumadami ang sumasama at nagsusuporta at nagsasabing naintindihan namin ang inyong layunin, naintindihan namin kung gano'ng kahalaga ang pagkakaisa. At dahan-dahan nakita po natin ay dumami na ang kasama natin sa kilusan na ito ng pagkakaisa. Patuloy po ang aming pag-iikot. Patuloy po ang aming pagsigaw ng mensahe ng pagkakaisa. Patuloy po upang kami ay humingi ng patuloy po kami humihingi ng suporta upang maluklok kami sa aming sa mga matataas na posisyon upang masimulan na namin ang pagkakaisa ng Pilipinas. At lagi naman tayo paulit-ulit po na ibinabanggit na ito ang magsisimula kung kami po ay bigyan ng pagkakataon na umupo. Kapag binigyan po kami ng pagkakataon na ang unit team na magkasama, kami po ay gagawin ang lahat upang ang pagkakaisa ay ating makamtan. Mabuhay po kayo. Marami pong salamat. Inaasahan po namin na maunawaan ng taong bayan at kami ay susuportahan upang kami ay maging matagumpay sa darating na halaga. At ganito po ang aming naging kampanya. 6 na buwan po kaming nagkakampanya, ngayon po dumating na tayo sa katapusan ng campaign period, sa katapusan ng 90 araw na kami ay umiikot at tuluyang pinaparami ang suporta para sa kilusan ng pagkakaisa. Kaya kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagsuporta sa amin, sa inyo po, sa lahat po ng ating mga kaibigan na nakaupo, na nasa iba't ibang lugar, sa mga local government, mga governor, mga mayor, mga barangay chairman, mga barangay captain, lahat po hanggang po sa barangay volunteer, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pinakitang suporta. At dahil sa suporta na ito, ay malaki po ang aming tiwala na kami mabibigyan ng pagkakataon upang
magtrabaho upang magserbisyo upang ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Ganyan po nagsimula ang kampanyang ito. Iniisip po namin ang pinakamagandang maaaring maging resulta rito ay kami ay maluklok upang masimula na namin ang aming gagawin na pagkakaisa ng Pilipinas. Ngunit po, habang tumagal ang panahon, nakita po namin hindi lamang suporta ng taong bayan ang aming nararamdaman. Ngunit, dahang-dahan po napupuna ng lahat na hindi lamang sa suporta sa politika ang dumadami para sa unity. Ngunit, hindi pa nagkaroon ng halalan. Patapos pa lang tayo sa kampanya, ay masasabi ko, dahil po sa inyo, dahil sa inyong pagmamahal sa inyong kapwa Pilipino, dahil sa inyong pagmamahal sa Pilipinas, ay hindi na kayo nag-antay na kami ay mahalal. At ngayon pa lang, nararamdaman na po natin, dahan-dahan po ang pagkakaisa na ng sambayan ng Pilipino. Dahan-dahan po nararamdaman natin na ang ating pangarap na magkaisa ang Pilipinas ay nagsimula na bago pa ng halalan. Bago pa kami ay mabigyan ng pagkakataon magserbisyo, ang taong bayan mismo, mabuhay po kayong lahat dahil kayo ang nagsimula, dahil kayo ang magtatapos. Hindi namin po akalain na ganito po ang magiging sagaw ng sambayan ng Pilipino. Hindi po namin akalain na nandito na tayo kahit wala pa pong halalan. At ang gumawa nitong lahat ay hindi ang inyong mga kandidato, dahil kami ay kandidato pa lang. Ang gumawa nitong lahat ang nagpatuloy na nagsimula at nagpatuloy ng kilusan ng pagkakaisa ay kayo, mga Pilipino, mga tunay na Pilipino na may puso ng Pilipino na nagmamahal sa kapwa, na nagmamahal sa Pilipinas. Kaya't ngayon pa lang, malaki po ang aking tiwala na parating na talaga ang araw na mararamdaman po natin na ang ating mga kababayan ay nagkakaisa na. At sa pagtulong-tulong ng bawat Pilipino, sa pagtulong ng bawat Pilipino sa kanyang kapwa, sa paglabas ng puso ng Pilipino na nagmamahal, nagmamalasakit, at lagi ko pong pinapaalala na talaga naman ang ugali ng Pilipino ay ganyan. Ang mag-ugali ng Pilipino ay kapag nakita ang merong nahihirapan, siya'y tutulong. Ang ugali ng Pilipino, pagka may nakita ang kapwa Pilipino na nadapa, siya ay magbibigay ng kanyang kamay hanggang siya'y makatulong at makabigay ng kaunting ginhawa. Patuloy po ang ating pagsubok dito sa krisis na hinaharap natin. Patuloy po dapat ang ating sakripisyo. Kaya kami po na nasa unity ay hindi kami ang naging leader dito sa kilusan na ito. Ang naging leader dito sa kilusan na ito dahil inunahan nyo pa ang halalan. Ang taong bayan, ang puso ng Pilipino, ang pagmamahal ng Pilipino ay ang naging leader ng itong kilusan ng pagkakaisa.
Ngayon na umabot na tayo sa katapusan ng kampanya at sa darating na Lunes, ay tayo po ay magdidesisyon na. Papasyahan po natin ang ating mga kandidato at mamimili na po tayo kung sino ang nais natin mamuno para sa susunod na 6 na taon. Kaya naman po ito pong halalan ay magiging isa sa pinakamakabuluhan na halalan na ating makikita sa buhay natin. Kaya't pagdating ng Lunes, pag inyong pagboto, ipalaman ninyo kung ano ang tunay na tinig ng Pilipino. Iparinig natin sa lahat dito sa Pilipinas, iparinig po natin sa lahat sa buong mundo kung ano man ang nasa puso ng Pilipino, para lagi natin isisigaw at lagi natin ipagmamalaki at lagi natin iwawagayway ang ating bandilang Pilipino at sasabihin natin, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Itong kilusan na sinimulan ng taong bayan, itong kilusan na ipapagpatuloy ninyo ang bawat mamamayang Pilipino, yan po ay magbibigay sa atin ng pag-asa na ang kinabukasan ay magiging mas maliwanag at mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang 2 taon. Kaya't sa darating na Lunes, nasa kamay ninyo ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Sa darating na Lunes, nasa kamay ninyo kung paano, anong direksyon, saan natin dadalhin ang Pilipinas, kung ano ang inanais natin na maging kinabukasan ng Pilipino, kung saan natin dadalhin ang Pilipinas sa nasusunod na 5 taon, sa susunod na 10 taon, sa susunod na 20 taon. Yan pong desisyon na yan ay nasa kamay po ninyo. Kami po sa Unity Team ay naghaharap muli sa inyo. Naghaharap muli kami sa inyo na kami ay tulungan ninyo. Tayo ay magkapit-bisig. Hindi lamang ang pagkaraniwan ng mamamayan, kung hindi pati na ang mga namumuno ay dapat magtulungan at magkapit-bisig para tayo ay humarap sa kahit ano pang problema. Kaya kahit na matapos po ang halalan, kahit tapos na po ang inyong desisyon kung sino ang mamumuno, huwag po tayong titigil dito sa ating ginagawa na kilusan ng pagkakaisa. Dahil kinakailangan pa rin ng ating mga kababayan, kinakailangan pa rin ng ating minamahal na Pilipinas ang inyong pagtulong sa isa't isa, ang inyong pagmamahal sa isa't isa, ang inyong kakayahan, ang inyong sipag at lahat ng inyong sakripisyo at trabaho para pagandahin ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino, para pagandahin ang Pilipinas. Sinimulan, ipagpatuloy po natin kahit na po walang halalan. Dahil po, ito ay pangangailangan ng ating bansa dito sa panahon na ito. At mararamdaman nating dahan-dahan kapag tayo'y nagtutulungan, tayo'y nagmamahalan. Dahan-dahan po nating mararamdaman na gumaganda ang buhay. May pagmamalaki na naman natin ang Pilipinas sa buong mundo. At makikita po natin na sa ating ginagawa, sa ating pagmamahal, na nagbubunga ng pagkakaisa.
sama-sama po tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po! Mabuhay ang Guimbal! Mabuhay ang Iloilo! Mabuhay ang Pilipinas!